Hello guys, it's Motoheads TV. Sa video nga pa lang to guys, bali mag-video test lang ako dito sa aking action cam na SG4000 dual screen. Bali wala nga pala akong ginawang editing dito guys, hindi ako nag-color upgrade o kahit na anong edit dito, maliban lamang dito sa voiceover. Bali ang gamit ko nga palang video resolution dito guys is 4K 30fps. As you can see guys, sa video ito okay naman yung kanyang recording. Medyo dismayado lang ako talaga siguro sa audio recording niya dahil hindi siya ganun kagandahan, pero magagawa naman yan ng paraan. Bali lalagyan na lang natin yan ng external mic. Pero yung built-in niya, medyo ma-wind noise kasi yan. Bali, ginamitan ko nga lang siya dito yung kanyang waterproof casing. Pero kung hindi siya nakalagay sa waterproof casing, rinig mo talaga yung wind noise niya. Sa kanyang battery naman guys, bali, dahil nga naka 4K 30fps resolution tayo dito, umabot lang siya ng almost 40 minutes, tapos naka-open yung wifi niya. Kung mapapansin nyo guys sa aking cellphone na nakalagay sa harap ng aking motor, yan, naka-connect siya sa wifi. Bali, kaya kinunin ko siya dyan dahil dyan ko siya inaano yung settings niya, nire-remote. Kung gusto ko siyang gawing 1080fps yung resolution niya, o 4K or 2.7K resolution, pati yung basta lahat ng settings niya guys, dyan nyo pwedeng galawin para hindi na kayo para hindi nyo nagalawin yung settings mismo sa action cam. Kaya parang pinaka remote control na lang niya yan. When it comes to battery problems nga pala, madali lang yan. Bali, gagamitan lang natin yan ng power bank guys. Magsiset-up lang tayo dyan para sa pag gusto nyo na mag-continuous na mag-long ride, abutin kayo ng ilang oras sa pag-long ride para pwede nyo siyang gamitin, only video yan. Itong action cam nga palang ito guys, wala siyang sariling saksakan talaga ng external mic. Pero may napapanood ako na may nabibili naman dyan, parang adapter siya na mini USB. Pero yung iba naman, ginagawa nila, nagpapalagay talaga sila ng saksakan ng microphone. Pero sa palagay ko, adapter na lang gagamitin ko dito para nang sa ganun, hindi na ako magpapalagay ng saksakan ng microphone para hindi na bubutasan yung mismong cam. Yun nga guys, bali overall impression ko dito, goods na siya para sa mga katulad ko mag-umpisa pa lang sa pagmamoto vlogging. Kitang-kita nyo naman guys, sa gabi, goods na goods yung kuha ng camera niya. Bali, sa susunod na vlog nga pala guys, itetest naman natin yung kuha niya sa umaga. Kung goods rin ba yung record niya sa umaga, para makita natin yung overall talaga na kuha nitong action cam na to. Pero para sa akin, goods na rin para sa akin to. Sa mga naghahanap dyan, kung wala kayong budget na pambili ng mga mamahalin tulad ng mga GoPro Hero, ito guys, fit na fit para sa inyo to. Mura pero quality. So sana nakatulong sa inyo ang video ito, lalo na sa mga naghahanap ng mga murang action cam dyan. For more videos update, please subscribe to my YouTube channel. Paalam!